Mga katrops, welcome back sa akin channel, Sports Rock PH. At may pag-uusapan natin ng balitang, tumatawag na nga daw po ang Miami Heat para makuha si Damian Lillard. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gumawa na at gagawa pa nga daw po ulit ang Los Angeles Lakers ng isang 14th trade ngayong off-season. Kasunod nga po mga katrops, nang paglabas ng balitang kinukonsider na nga po ni Damian Lillard ang pag-request ng trade sa Portland Trail Blazers sa mga susunod na araw, ay agad-agad na nga pong tinawagan ng Miami Heat ang mismong front office ng Portland Trail Blazers patungkol sa posibleng trade na kanilang gagawin ngayong off-season. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na ayaw nga po talaga ni Lillard na maghintay pa sa pag-improve ng laro ng kanilang third overall pick na si Scott Henderson. Kaya posibleng nga po na lumipat na siya ng ibang team katulad na lamang ng Miami Heat, na nilinaw na nga po na gusto talaga siyang makuha nito sa lalong madaling panahon. Ang kaso lang mga katrops, ibibigay lang naman nga po ng Blazers si Damian Lillard kung ipapalit nga po ng Miami dito si Bam Adebayo. Pero ayon rin naman nga po sa naging interview ng mismong presidente ng Miami Heat na si Pat Riley, wala rin naman nga daw po silang balak na i-trade si Bam Adebayo sa kahit anumang kupunan. Kaya kailangan nga po nilang pag-usapan muli ang kanilang mga ipangpapalit ng trade assets ngayong off-season. Samantala, dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang gumawa na at gagawa pa nga po ulit ang Los Angeles Lakers ng isang 14th trade ngayong off-season. Ayon nga po sa ibinalita ni Jovan Buha ng The Athletic, magiging aktibo nga daw po ang front office ng Los Angeles Lakers sa paggawa ng iba't ibang mga klaseng trade ngayong off-season. Sa katunayan, bago pa man nga po magsimula ang 2023 NBA draft nung nakarang araw, ay sumali na nga po sila sa isang 14th trade kasama na ang mga kupunan ng Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder at Indiana Pacers. Bali dito nga po mga katrops, ay nakuha ng Nuggets ang 29 overall pick na si Julian Strother, 32nd overall pick na si Jaren Pickett, 37th pick na si Hunter Tyson at isang 2024 second round pick. Nakakuha rin naman nga po dito ang Thunder ng isang 2029 second round pick at nasungkit rin naman nga po dito ng Pacers ang 47th overall pick na si Mojave King, cash consideration at dalawang future first round pick. Habang ang Lakers naman nga po ay nasungkit dito ang ika-48th pick ng nagdaang 2023 NBA draft kung saan ginamit nga po nila upang makuha si Maxwell Lewis. Pero hindi rin naman nga daw po ito ang huling blockbuster trade na sasalian ng Lakers ngayong season. Gayong ayon nga po sa kanilang general manager na si Rob Pelinka, nakikipag-usap na rin naman nga po sila sa iba't ibang mga kupunan upang makagawa nga po either ng 3-team trade o 4-team trade simula sa darating July. Sa ganyang paraan nga po mga katrops, ay mapapalakas nga po ng Lakers ang kanilang lineup ngayong offseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.